Hello, Creative Philippines. Hello, Middle East. And hello, world. And po na welcome ulit dito sa ating live update dito sa ICSA. And kasama naman natin yung ating isa sa mga student na nagtapos na dito sa ating mga training courses sa ICSA. Pwede ba tayong magpakilala po sa ating manonood? Okay po, magandang tanghali. Ako po si Jubilin Bisidor and OFW in Kuwait. Yes. So, ilang taon na kayo dito sa Kuwait, ma'am? I'm going 5 years. Tagal-tagal naman pala. Yeah. So, yun no, paano mo ito nakita si ICSA na pagdesisyon na mag-enroll dito sa course natin? First, maybe 2 years ago, nakita ko siya sa social media. Tagal-tagal na. So, ang tagal kong nagme-message sa inyo, gusto kong mag-aral. Kaso, at the first, yung employer ko, may mga problema sila, tapos hindi pa yun allowed. So, mga hindi pa yun na-time. So, after that, the second time na kinausap ko yung amo ko na gusto kong mag-aral sa computer secretary, alhamdulillah, kinayagan ako. Tsaka, alhamdulillah, natapos. Yes, sige. So, paano mo tumawag? Ano yung nag-udyok sa'yo na mag-enroll at mag-improve ng sarili nating skills? Okay, for me, as a domestic helper, gusto kong ma-ano yung sarili ko ma-enhance, ma-improve. Kasi may pangarap ako, gusto kong magtrabaho sa labas sooner. So, as of now, nag-focus muna ako sa pag-aaral. Siyempre, may matutunan. Tsaka, makuha ang certificate. Pag mag-apply tayo, present tayo. Present tayo na mga papers na nakapag-aral tayo. Nag-aaral ng ganyan na computer. So, para rin talaga sa kinabukasan, no? Kasi yung ating target is ma-improve yung sarili natin. Hindi lang sa sarili, pero syempre yun din. Kaya nga nagtatrabaho tayo dito sa W is yung ma-improve din ang ating compensation. Yes. So, kamusta naman pala yung pag-aaral mo? Hindi ba naging mahirap sa'yo habang nagtatrabaho? At the same time, pinag-kasyam yung oras mo sa pag-aaral? Alhamdulillah, supposed to be it. Mahirap. Mahirap kasi may mga bata, nagluluto, nagtatrabaho, lahat ng sabay, ginagawa ko. So, for the meantime, may libro, nag-study, so, nai-enjoy ko yung oras ko, na-focus. Minsan, nai-stress, pero kung mahal mo talaga yung pinag-aralan mo, gusto mo talaga. Yan lang yung pinaka-importante. Yes. Kung gusto mo talaga i-improve yung sarili mo, talaga kailangan mo mag-make action talaga. Yes. Kasi kung upo ka lang dyan, wala mangyayari. Yes. Kailangan mo talaga ang gumalaw. Kita mo ngayon si Ma'am Jovilin, swipe mo lang dati, ngayon ako sa course. So yun, di mo ako nakapag-aral. Ngayon tapos ako nag-antay. Pag gusto mo talaga, may paraan talaga. Kasi gamitin natin yung off natin sa tamang paraan, yes din. Although na gusto tayong marilap, so yung utak natin, nasa challenge. Yes. Yan lang. Kasi nga kung okay na naman yan sometimes, magpahinga, mag-relax, pero iba pa rin, kung iniisip mo na magkaroon ka ng mas magandang kinabukasan, yeah, kailangan mo rin mag-exert ng effort, syempre, kailangan mo rin gumalaw. Kasi wala namang gagawa para sa'yo. Hindi naman hindi talaga natin na masabi na habang buhay ka maging katambahay. Yes. Kailangan din natin maano. Kung gusto mo na panibago sa sarili mo. Yes. Kailangan mo rin gumalaw. Kasi wala naman talagang tutulong sa'yo, kundi yung sarili natin. Yes, tama. Yun talaga palagi kong naririnig sa ating mga kapwa-OFW. Kung gusto natin ng improvement, kailangan din natin gumalaw para sa sarili natin. Kasi para rin naman sa atin yan, hindi para sa kanila. Yes. So, ma'am, ano dito yung pinaka, paano mo siya nababudget yung oras mo kasi at the same time, natatrabaho ka, tapos nag-aaral, paano mo siya pinagkakasya yung oras mo? Pinagkakasya ko talaga. So, once in a 1 week, may off ako. So, paglabas ka ng bahay, syempre, mag-direct ako dito. Disiplina talaga sa sarili. Kaya may kasabihin, kung gusto, may paraan. Yes. Kung ayaw, marami ka dahilan. Kasi nagbabasi kami sa ano yan. So, yung sahod ko ganito. Kaya naman, paghati-hatiin yung lahat kapag gusto. Kaya nga. Yan. Magagawa mo talaga siya ng paraan kapag gusto mo yung isang bagay. Yun. Tapos ano, nakaka-call sa sarili mo. Uy, napag-aral sa sarili ko na ako lang. Yan lang. Ayan. Parang ganda din, no, na investment na Nakaya ko. Wala lang, hindi man ako nakapagtuga. So, proud ako sa pamilya ko. Sabihin ko, nag-aral ako dito. Kasi once na natutunan na challenge mo yung sarili mo, so, doon papasok yung mga opportunity. Kasi minsan may mga opportunities, tapos hindi ka pa handa. Hindi handa. Kasi, dapat talaga pumasok ako sa ICSA para mag-challenge ako. Tapos, ang daming, makalim talaga ng sobra. Kasi kung gusto
gusto mo talagang, like for example, magbago yung trabaho mo, kung gusto mong magtrabaho sa mga ibang companies at saka opisina, yung pinaka main purpose talaga doon, tatanungin sa'yo, marunong ka mag-gumamit ng computer. Excel yon. Pero mas love na lang po yung PowerPoint. Yeah. Talaga. Kasi sa Excel, so challenging yung Excel. Maganda siya for company. Pinakamahanap talaga sa company. Tapos yung Excel for proposal. Maganda din siya, pero nahihirapan mo ako sa Excel, pero kinakaya ko. Kaya nga. Wala namang mahirap kung gusto kong gusto talaga. Kasi yung Excel is yun isa sa pinakahinahanap talaga kung gusto magtrabaho sa opisina. Kasi yun lahat ng reporting, inventory, purchase order, so, yan ma'am, sa mga ka-POFW din natin, na nag-browse lang yun ng Facebook, no? Okay. Pero nag-aalangan pa rin na mag-enroll dito sa ICSA. Ano yung message mo sa kanila? Okay, guys. Kung sa sarili nyo, kung sinasabi nyo po lang yung budget ko, pero i-maintain nyo lang, kaya ko nga, kaya nyo din. Ay, inshallah, kung may problema man kayo sa lahat for financially, for employer, kausapin nyo lang ng kaunti, hindi, paintindihin nyo na gusto mo rin. Ibig mo lang sabihin na mag-aral ako kasi gusto kong lumaya sa inyo. Hindi kaya ano lang siya, yung ano lang siya, parang practice sa sarili natin na ma-learn natin yung computer. Kahit although na ano lang siya, kakayanin. Kaya although na ano, kailangan mo na mag-aral, kailangan mo rin i-try. At the first ang hirap kasi wala tayong alam sa computer. Kaya. Pero ano, i-porsigid, i-porsigid kaya yan. Kasi lahat naman, kailangan naman talaga natin mag-aral kasi hindi natin alam. Bakit tayo mag-aral kung alam natin. Oh, totoo. So, kailangan na talaga natin ng lakas ng loob na kailangan mo challenge yung sarili mo na kaya mo yan. Kasi, andyan naman talaga sa simula, yung mahirap. Mahirap. Sobrang hirap. Kailangan mo lang talaga na tiyagaan yung sarili mo na kaya ko to. Kaya ko to. Okay? Para kasi sa kinabukasan natin, wala naman mahirap na dun ka na kagad sa taas. Totoo. Kailangan mo mag-step by step. May struggles, may mga failures pa yan. Kailangan mo marunong ka matuto sa lahat ng mga pagdadaanan po. At least worth it yung tagumpay. Yes, or kaya. Nakakaba na lang yung pinagdaanan mo natin nagbibiyahin mo ako pagpunta sa school. Paulan, bagyo. Bagyo talaga. May sunstorm. Ay, di ba? May tuloy-tuloy ngayon. Tapos yung Jovelyn, dati nagbabrowse lang. Ngayon, tapos na siya. Alhamdulillah. So, ayan po, Ma'am Jovelyn. Thank you, ha, for sharing sa ating mga kapwa-FW din. Kasi, yung iba, nabahanap sila ng patunay na, yun, may mga nagtatapos ba sa course natin. Marami, marami. So, yan. Marami na natutulungan dito si ISIS. Eh, kung gusto ninyo, andito lang kami. Kailangan na namin ng first step ninyo na lumapit, na mag-improve ng ating sarili. So, ayan, maraming salamat ulit mong Jovelyn. And congratulations sa pag-equip mo sa computer secretariat training course. Thank you, ma'am. We will miss you. Inshallah. I proceed to another course. Oo, mas maganda. Mag-ipon ka ng skills mo, para at least pag nag-apply ka sa ibang ano no, sa mga may opportunities, why not i-grab mo yun kapag may opportunities na. Diba? Sure. So, yan, maraming salamat sa ating mga manonood rin. And subaybayan pa sa mas marami nating mga kapwa FW na nagtapos sa pag-aaral at sumuko sa kanilang pangarap. So, yan, for more details, pwede kayo mag-comment dito sa comment box below. Di kaya mag-message sa ating WhatsApp number, +96599302850. Okay po, maraming salamat and God bless you everyone.